1,800 para sa acid Santi barley 150 ang bigo ko. Very effective 130 lang ito. Para sa sore throat, Bactidol sa ubo ko naman. The best din ang honey. Di man siya pure pero okay siya. Good morning. Ito pala, bumili na ako ng Intralight. 1,800 ito para nga sa hyper acidity. Halos lahat naman na pinatry ko nga kasi hindi okay pag acidity ka ng sobra. Ito isi-shake mo na bago inumin. Pero sa totoo lang, hindi naman nag-improve ang pakiramdam ko. Pakla ang ano niya, lasa. Pakla siya, pero okay naman. Trinay ko lang din kasi marami akong nabasa na nakagaling daw siya. Pero sa kaso ko, hindi siya effective. Kaya para sa akin, hindi na ako bibili ulit nito. Tama na tong isa na 1,800, nakuha ko siya ng 1,620 lang, binigyan ako ng discount ni Ate Bebs ang nagbenta sa akin ito. Mamaya ako siya inumin kasi hindi pa ako natanas. Tapos sinubukan ko na din itong ano, nag Santi barley din ako, powder to juice powder. 1,950 naman ang bili ko nito. Kasi ang kapatid ko ay dealer nito sa Bicol. Si Brother Anthony at si Brad Jorge ang kanyang best friend. Pero sa karamihan, effective to. Kaso sa akin, hindi din siya okay. Hindi din nawala ang ano, ang acidity ko na sobra. Pero at least nabawasan naman siya. Ini-stop ko pagkatapos kung maubos tong isang ganito. Kasi nga, namahalan din ako 1,950. Pero sobra din naman isang buwan ko siyang nagamit. Wala na itong laman. Green ang kulay ng ano nito eh. Ang laman nito na powder. Tinitimpla lang. Timpla ko siya sa mainan. Sa tubig lang na rin. Ito ang mga gamot ko dito. Tapos ito din very effective naman sa kung masakit ang tiyan, ang may sipon, kahit anong discomfort din sa katawan. Ito iniinom to ni Mr. Nicolas ko. Minsan umiinom din ako kasi hindi ako masyado dito. Sina hinahalo ko din siya sa binibake ko sa pagluluto. 130 pesos lang siya sa Iloilo Supermart namin binibili. Ang daming benefits niya, nakakatulong talaga siya. Ito sa akin ang the best. Kasi kagabi nga masakit ang tiyan ko dahil siguro nasobrahan na naman ako ng kain kasi hirapan ako ng problem ng kain. Matakaw. Sa pag sobrang pag-acidy ka, hindi ka dapat ano, kumain ng madami. Dapat ang tamang pagkain daw ay paunti-unti. Kahit maraming beses, pero paunti-unti. Ako naman ay mahilig ako sa biglaan. Patay-gutom. Pagkabi, masakit ang dyan po nung pagkakain namin ng alas 6 ng hapon. Sinisisi ko ang gulay. Ang pakbet na gulay, sinisisi ko siya na sumakatansya ko. Pero ang totoo, siguro nasobrahan lang talaga ako sa kain. Sarap ang kasi ako. Tapos ang okra, alam ko, hindi siya okay na kumain pag-gabi.
lalo sa mga hyper acidity persons na ano, acidity siya. Tapos ayun, tiniis ko lang ang sakit. Masakit siya dito sa may bandang ganito. Sa parang sa ano po, hindi ko alam basta doon masakit siya doon. Sa kaninang umaga, gumising ako ng alas 6. So, uminom ako nito. Uminom ako nito ng isang kutsara. Ito ang virgin coconut oil. Alam mo ano, alam nyo, siguro after mga 1 minute, mawala na agad ang sakit ng dito ko sa may lower abdomen. Nawala agad, natanggal agad. Tapos ano, marami itong tulong na sa akin, sa amin dito. Nung masakit din ang ipin ko, kalinay ko lahat. Ito, uminom na din ako nito, hindi natanggal ang sakit ng ipin ko. Tapos pag mumug ako nitong Bactidol, binabad ko sa may parte ng ipin ko, nang sakit, hindi din siya nawala. Pero nung ito ang minumug ko, ang virgin coconut oil sa dito, kasi dito ang masakit, minumug ko siya ng hanggang 20 minutes ah, minumug ko. Tapos binuga ko siyempre. Ayun, natanggal agad ang sakit ng ipin ko. Very effective siya. Kaso nga lang, minsan hindi ko siya iniyong. Kasi nga, oil, ano siya, yung mantika siya. Pero healthy siya na mantika. Mantika oil. Very healthy siya. 130 pesos na ang bili nito. May loves ko sa pinitan din niya nito sa Iloilo Supermarket. Siyempre dito sa tapos na akong mag-almusal, kanin at pwede lang inumin itong ang kagina kanina, ang Intralife juice ito. So, marami din daw itong benepisyo pampalino sa ating katawan, sa bituka. At number 1 nga, gamot nga daw siya sa may acid reflux. Kaya bumili din ako nito. Sinubukan ko. Halos lahat nga sinubukan ko para lang iniisip ko na mawawala ang acidity. Ang sobrang acidity na aking katawan. Pero hindi eh. Nag-barley ako. Hindi din siya. Tapos ito ngayon. Nang inom ko nito, parang hindi ko siya matik inumin kasi nga mapakla, parang ang prutas na hindi ipahinog. Ganun ang lasa eh. Pero ngayon okay naman. Uubusin ko lang siya. Kasi hindi na uli ako bibili. Uubusin ko kasi sayang naman ang mahal niya. Sa 1.8 na yun, tulipot ako at maaaring hindi ako bumibili ng gamot. Hindi ako may inom ng gamot. Pero dahil hindi comfortable ang nararamdaman pag sobrang acidic ka, kaya sinusubukan ko na lang mag-try ng kahit na ano na sinasabi nila na nakapag-gamot. Pero base sa aking observation sa ano ko sa aking katawan, observation ko sa aking katawan, nasa tao naman yun kung paano na na maging okay ang iyong pagkakamit ako. Itong acidity ko, napansin ko pa kumain ako ng sobra ng madami. Ngayon, nag-react agad siya kasi umaakyat ang acidity doon sa masakang nandang. Tapos, ang panlasa dito sa bibig, sa dila mo, mapait na maasim. Tapos, hindi ka comfortable siya kasi ang hirap matulog sa gabi. Nakasanayan ko na nga lang na pag natutulog sa gabi, doble-doble lang muna. Tapos, nakataas ang ulo ko, dapat elevated mo dito sa shoulder. Kasi kung isang unan lang, hindi ako makakatulog. Parang nasusuffocate ako kasi umaakyat siya dito sa lalamunan. Tapos, mas parang masusuka pa. Ayoko sumuka kasi
namihi na ako pag sumuka, pero maganda nga kung isuka mo dahil mawawala. Oo, magiging okay ang pagkakas. Ayun, so ito ang review ko sa Intra Life Juice para sa akin. Sa pag-inom ko, hindi siya epektibo. Hindi siya nakagamot ng aking hyperacidity lang ko. Pero sa maraming tao, epektibo siya. Sabi nila, yun ang kanilang experience. Pero ang experience ko nga ay hindi. Kaya yun ang aking opinion. Hindi ito bagay para sa akin. Pagagawin ko na lang, kontrolin ang kain at huwag kumain ng madamihan sa isang kainan. Dapat kaunti-unti lang. Kahit daw 6 meals a day, frequent meals ka, pero smaller proportion. Kaunti-unti lang, huwag kumain kasi napakasama ng epekto para sa isang hyperacidity na mabundat ka, mabundong ka ng sobrang patay dito. So far, sa akin hindi siya okay. Basta ang the best din na nakagamot sa amin dito ay itong ano, virgin coconut oil, pure virgin coconut oil. Mura lang naman siya. Pwede mo siyang imumog, pwede mo siyang inumin, pwede mo siyang ihalo sa pagkain, sa pagbibaya. Ano lang, lagyan mo lang ng oil mo sa gulay o sa salad. Good morning, everyone. Good morning to my family and people in the source of God. Pag-pray natin ang lahat ng mga nagsananta ng computer sa family world at sa people. Aking kapatid sa Iridan, nasira ang kanilang pananim, lahat ng pananim. Ayaw ngayon, sobrang nangyari sa Luzon, sa Northern Luzon. Kapatid ko din sa Marikina na ba? Thank you. Naranasan din namin ang sobrang bahay ko sa pagbibihan. Sa bagyo. Kaya alam namin ang pakaramdam kung paano maubos ang lahat ng gas. Na asin wala kang mabaibang palib na damit. Kasi nahalubog lahat sa pagbibihan. Hindi nagbihay ang lahat. Good morning po. Ito pa lang yung tiyan na to, oh. The best din siya. Kasalubong ko ni ang asawa ni Hipag po na Seaman. Binigyan kami lahat ng tiyan. Ang ganda mag-cleansing nito sa katawan. Kasi hindi ko alam kung may nabibili ba nito dito sa Pilipinas. Ano siya? Ito siya. Saan ba siya gawa? Hindi ko maintindihan kung saan siya gawa. Ano nakalagay? Ano ba? Bota? Kung saan ba to? Malaysia? Thailand? Hindi ko alam. Si-search ko pa. Basta ano siya? Maganda. Maganda sa ano, pang-cleansing. Iniinom namin to lahat bago matulog. Hindi ka na tinawan. Ito ganito ang itsura niya. Tapos ang laman niya ay granule siya na parang ang magic sarap. Parang ganun ang itsura niya. Mamaya iinom ako. Titimplahin. Basta. Okay din siya. Tea. So, ginawa ko ng tubigan. Sa naubos na virgin coconut oil. Dito to, made to in Pabia. Sa Pabia siya gawa. Ang galing. Swerte namin. Meron dito sa Pabia. Maganda siya sa katawan. Sila mamang yan din, binibilan din namin. Gusto ko lang. Kawin ko lang yung siyang tubig.
Good morning po sa lahat ng mga subscribers. 292 subscribers. Sino po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyo. Direct access ang mga video. Gusto ko lang kasing i-record ang aking mga ginagawa. Balikan po someday ng panonood. So, magandang umaga po.